Hi mga kangaral, sa video na to ay pag-uusapan naman natin ang isa sa mga pinakamatipid na motor ni Honda, no? So ang mga naunang version nito is napaka-legendary kasi kilala sa matipid at malakas. So tara, samahan niyo ko. Let's go. Walang iba mga kinakal kundi si Honda Wave RSX, you know yan. So kulay pula ang kulay niya mga kinakal, no? Pag-usapan agad natin ang makina ng motor na to. So ito ay merong 109cc engine displacement, naka 4-stroke, single overhead cam at air-cooled pa siya mga kinakal. Meron siyang kickstart at meron din siyang electric start. So ang ikinaganda nito mga kinakal is fuel injected na siya, kaya mas pinatipid na tong si Honda Wave 110 na RSX, no? Meron din itong max power na 6.46 kilowatts at 7,500 RPM at max torque naman na 8.17 Newton meters at 6,000 RPM yan. So ito ay hanggang ano lang, 4th gear lang siya mga kainral, no? Meron din itong compression ratio na 9.3:1. Tingnan natin ang physical features ng motor na ito mga kainral. So dito sa kanyang headlight is naka halogen bulb pa siya yan. So, hindi pa rin nawala yung pagiging Honda Wave ng kanyang itsura. So dito sa may body niya is may black dito na glossy. Tapos may sticker na RSX. Tapos ito yung dinagdag nila mga kainral, no? Dito na yung kanyang turning lights. Yan. So kita nyo, bulb type pa rin. And then may dinagdag pa siya dito na ilaw. Yan. So dagdag sa pagiging visible niya. And then may mga decals din dito sa gilid. Tapos ito sa tapaludo niya sa harap is ito banda is black. Tapos dito red na glossy. Then ito na may tsura ng kanyang gulong. So ang braking system nito sa harap is naka drum brake pa. Yan. And then ang suspension niya sa harap is naka telescopic fork pa mga kainral. Dito tayo sa mga pindutan niya mga kainral. Dito banda sa my left side is high beam, low beam. Tapos turning lights at busina. Sa kabila is yung electric start. So napaka basic lang. Good for beginners din ang motor na to. Sa kanyang meter panel naman mga kainral is analog pano yan. So nandito yung mga indicator sa turning lights, tapos sa gear niya, tapos sa kanyang gasolina, check engine, tapos high beam indicator, tapos neutral. Yan. Then may emblem ni Honda dito. So napaganda niya mga kainral, kahit simple lang, hindi pa rin nawala ang kanyang pagiging Honda Wave na datingan. Isa rin sa nagustuhan ko sa motor ito mga kanya, ang mga fairings niya nandito sa gilid. So aerodynamics na rin siya. And then, tumutulong ito itong part na tumakay na lang para hindi lahat ng hangin mapunta sa ating paa. Yan. And then, ito yung tsura ng kanyang apaka, no? Yan. So ito yung sa brake. Tapos meron siyang heat guard dito na bakal para pag nadikit yung paa mo dito, hindi siya dadirect sa makina kasi mainit yan habang umaandar ang ating motor. Tapos dito sa body niya is may nakalagay dito PGM, yan o. Fuel injection na siya ang motor na to. And then may decals dito nakahalo na RSX. Tapos gray, tapos red, yan. So maganda yung pagkakolor blend niya o pagkakasabay niya sa kulay ng motor. Ang size ng gulong naman ito sa harap mga kainral is nasa 70 by 90 by 17. So tube type pa rin siya mga kainral, no? Yan. Napaka sporty na rin ang kanyang tambucho mga kainral, no? Yan, yung ganda. So dito naman sa kabila is makita mo yung chain cover yan. So dagdag sa safety feature ng motor para hindi kainin yung mahabang damit ng ating angkas. Tapos ang suspension niya sa likod is naka dual shock siya, yan. Na suspension. Tapos ang braking system niya is same sa harap, naka drum brake pa rin. And then ang size ng kanyang gulong sa likod is nasa 80 by 90 by 17. So tube type pa rin siya mga kainral. So may tsura ng kanyang likod mga kainral. So ang ilaw nito sa likod is all intact na sa fairings, kaya iwasagi siya. Pero naka bulb type pa rin yung kanyang mga ilaw. And then nandito yung lagay ng plaka, tapos reflectorized dito. Yan.
Tutsura ng kanyang under seat compartment, mga kinalo yan. So, maliit lang siya pero malalim siya, no? So, kaya dito ang mga bullpen, mga papeles natin, no, na hindi ganun kalakihan. Then, tutsura ng kanyang fuel tank. So, ito ay may fuel tank capacity na 4 liters. At ang kanyang estimated fuel consumption ay tumatakbo sa 69.5 kilometers per liter. So, munti ka na siyang mag-70, mga kainalo. So, again, depende pa rin yan sa ating throttle habit. Then, ito itsura ng kanyang grab bar sa likod. So, motor ito, mga kainalo, ay mayroong curb weight na 97 kilograms at seat height na 760 millimeters at the same time, ground clearance na 135 millimeters. Yan. So, goods na good to sa mga babae rin, no, na nag-drive kasi magaan lang siya at the same time, maliit lang at madaling i-drive. So ngayon, mga kainera, alamin na natin kung magkano na nga ba si Honda Wave RSX ngayong 2024. Yan. So itong pula na to is nagkakahalagang, yan, 68,000 pesos ang cash niya. So pwede ka mag-down payment ng 7,000 pesos at 36 months, no, monthly installment ng 2,971. So, marami siyang previous, mga kainera, at the same time, 3 years na ang registration ng motor na to. So, kung may mga motor pa kayong gustong i-request, mga kainala, is comment down below nyo lang. Lalo na mga Honda motorcycles kasi marami yan dito sa atin. So, again, dito yan sa Honda Jeep Jam, Lanoy, Kalumpang. Thanks for watching. Bye-bye!